Anita, nagtusog kayo! Kaya so grabe kung makikita nyo naglabas yung mga tao doon, no? Sa boiler. May kasal kasi dyan. Meron kasing kasal ngayon dyan. Ngayon naglabas yung mga tao. Pati kami lumabas kasi grabe ang lakas ng lindol. As in talagang sobrang lakas niya. Nagulat kami yung puste kanina ito. Gumagalaw na. Hindi ko alam kung ilang lakas. Diba saan lakas niya talaga? Yung puste grabe sobrang lakas. Itong delikado kung matumba. Oh. Wait, kasi uba. Grabe kung makikita niya daming tao lumabas. Kasi tingnan natin yung isang building dito. Kasi sabi nila, nabiyak to yung salamin. Nandito lahat ng mga... Magawa ko rin ako. Tulog si Ken, tulog na tulog. Nga doon si Mama. Yung sa building ba? Palayo ganit ta. May pangalawa, may kasunod pa to ba? Ah, sige. Uy! Sagot mo, di mo pagawa na ng building? Sige sa Mama, uy. Dito lang muna tayo. Uy, mo si Ken, be. Ay, inay lang kayo. Ay, karan, kibusog na kayo. Ay, samot, ako sa pambas eh. Gamba. Grabe, nakakatakot talaga. Sobrang nakakatakot kung nangyari ng lindol ngayon. Ang lakas. Nabulabog yung kasal, ano? Oh. Labasan talaga sila. Ay, na daw. Oh. Nakasabit daw siya sa lindol. Tulog na tulog si Kenpi, oh. Ano yung inalis mo sa mata mo? Hindi natin alam, baka may kasunod po yun, baka bigla na namang maglindol ba. Ay, sila din siguro, ayaw nila mula pumasok kasi delikado talaga, baka bigla maglindol na naman. Ganoon, siyempre, mas okay na yung mag-ingat kasi delikado talaga, lalo yung building dito patataas. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung ibibigay. Ganun, natakot kami kaya doon sa poste kasi yung poste talaga, grabe, malaking poste yun tapos ang daming nakalagay ng mga transformer. Gumalaw talaga ang lakas ng galaw. Di lang na videoan kasi nga, unang-una madilim. Ganun. Pero, makikita nyo naman talagang naglabas. Ano bang ginagawa nyo kanina, kuya, nung biglang... Nandun, ako sa kwarto, tumakbo Tagalog, ako. Tumakbo? Tumakbo ako kay... Kaya ako, apit ako na... Na ano ginagawa mo? Nag-internet ka kanina? O, sundagan ko si Dudo. Nalandig ko, nag-ano, bobo. Ikaw doon? Grabe, grabe. Ang kurinti, iwas ang kanila. Ang ginug na naman. Ay, kurinti. Ayan, so dahil sa nangyaring lindol, kami nakanggap kaming humingi ng tulong. Kasi yung mga pasyente daw sa ospital ay bumaba kasi mataas yun eh. Ilang floor yun. Siguro, siyempre nakakatakot yun. Di ba kung doon sila matutulog? Kaya ngayon, heto, papunta kami doon sa, ano, sa ospital on the way kami. Kahit ito, di sa oras nilang gabi. Okay? So kung makikita nyo naman talagang, kahit di sa oras nilang gabi, talagang pagtawag ng, ano ba, alam mo yon, ng kapwa natin, gustong, yun nga, nagpatulong siya. Kung pwede ba na deliveran namin ng canopy tent ngayon na. Kasi umaambun-ambun pa eh. Kung makikita nyo yung panahon dito, umaambun-ambun. Tapos yung mga pasyente sa ospital naglabasan sa kanilang mga room. Ganun kasi natatakot sobra. Grabe guys, 6.7 daw pala yung lakas ng lindol dito. So isipin mo yon, grabe talaga. Kaya yun kung makikita nyo, oh, umuulan talaga. Basa na. Kaya binibilisan namin para makarating kami ng mas maaga. Ayan, so ito na abutan namin. Halos ng mga pasyente, karamihan sa mga pasyente talaga nasa labas ng ano nila, ng room nila. Ito yung hospital, nandun, sa taas. Kasi nga, ang lakas kanina, ang lakas na ang lidol kanina. Kaya pinababa talaga lahat. Yan, ito yung situation dito. O, yung mga pasyente talaga. Nasa labas talaga yung mga pasyente, o. Oh. Kung makikita nyo. Kanya-kanyang kabit na lang ng tent. Pero okay na yun yung patay sila din. Oh, yun. Mas maganda doon. At least nasa gilid-gilid. Para sa mga nurse. Ayo, tama. Tama yung mga rubing ba?
Kasi siyempre takot din yung mga yun na doon sila po pwesto sa loob. Yung mga garisa, parang hindi mo nang papasok doon. Takot din sila, no? At ang mga taga-red crew. Di sa totoo lang sir, ano, yung building nila ba? Parang ano, nakakatakot pa. Maliit kasi na mataas. Yung pangangasin mo sa business. Kaya mo yung dagat. Yun ang nakakatakot. Sa may aplaya daw. Saan mabanda yun? Sa may Santa Cruz? Hindi. Sa Trigos. Alam mo yung diritsyo na daanan. Yung, di ba, dito papuntang Davao kayo ng Liko. Mm. Street mo yan. Huwag mag Liko. Di ba kasi yung station mo yung kanto? Oo, oh, sa kanto. Ano doon? Street mo. Ah, hanggang tabing dagat. Tabing yung dagat. Oo, yun ang aplaya. So grabe talaga sa tusyon dito kung makikita nyo. Ang matindi dito, nagsisiksikan sila sa isang tent. Yung kung makikita nyo sa bandaron, oh, talagang siksikan. Ang mahirap yan, pag umambun, labas pa rin eh. Kung magpapasulang pa rin sila ng ulan. Kaya yung isa, yung dinlibira namin ng canopy tent, private mo yun sa kanya. Solo lang talaga siya na nakapwesto doon. Ayun, so heto sa pag-iikot namin, yan oh. Yung linya ng kuryente, nalaglag, tapos as in talaga. Buti na lang talaga, wala mga tao ngayon. So wala din talagang matatamaan. Pero nakakatakot pa rin. Tapos eto, yung dyan sa arko sa taas, mayroon to kasing, ano bang tawag dito? Parang statwa. Ayan o, oh, nalaglag siya. Durian to, kaya mo, makain sa durian. Nalaglag siya sa sobrang lakas ng lindol. So nandun niya sa taas, pero ngayon eto na. Nalaglag. May durian? Ah, sige. Oh. Long po. Grabe, malakas talaga. Malakas talaga yung lindol. Ngayon, sa sobrang dami ng pasyente doon kanina, inilipat sila doon sa gym. So ngayon, iikutan natin doon. Titingnan natin kung anong sitwasyon nila sa bandaron. Ang pangit na naman ang panahon eh. Umaambun-ambun pa. So tara, puntahan natin. Kung makikita nyo, ayan, napakadami talagang pasyente. Oh. Napakadaming pasyente pala dito. Akala ko konti lang. Tapos ito may mga dumadating pa. Nandito pa sa labas yung iba. So, mas madami pala rito. Napakadaming pasyente talaga. So ayan, hanggang ngayon nagdadating ang parang yung mga pasyente. Pero alam mo, sabi kanina nung caretaker dito sa gym, nakakatakot din daw kanina nung nagligid dito. Kasi nga, kung makikita nyo yung taas nga, kasi puro mga yero yan. Ayan, makikita nyo doon. So kanina daw, ang lakas ng tunog, yung parang nag-scratch siya ba, nagdidikit-dikit yung mga tornilyo, di ba? Ang lakas daw ng tunog, kaya yung may laro daw kasi kanina dapat ng basketball. Nag-alisan yung mga naglalaro kasi nagtakot din sila doon sa tunog ba, ng mga yero sa taas, tsaka ng mga bakal. Ganun. So ito, makikita mo dito talaga, nilipat lahat. Ayan. So, yun, kami naman, ito, standby lang, nakikiramdam kung ano bang itutulong namin. Kasi hindi ka rin basta-basta pwedeng tumulong dyan sa kanila. Kasi, ano sabi nila, yung mga taga-hospital lang daw, tapos yung pamilya. Kasi posible talaga yan, baka mawalan sila, di ba? Mawalan yung pasyente, malay mo, hindi natin alam. Tapos magbintangan pa tayo, makaisipin sila sa magtala yung sitwasyon. Kaya, maghintay lang tayo, kung kailangan ng tulong, tutulong din. Diba? Ayaw lang namin makialam na, kasi... Ganun yun. Tapos ito yung mga gamot. Dinadala na ngayon. Pupunta dito. So, heto pa. May isa pang pasyente na naman na dinala dito. Ito rin ang naabutan namin sa kabilang hospital. Kung makikita nyo, napakadaming tent sa labas. Kasi nga yung mga pasyente, lumabas din. Kasi nga natatakot sila na baka gumuho yung hospital. As in, talagang first time kong maka-experience ng ganong katindi, ganong kalakas. Talaga na naman, takot na takot ako kanina, hindi ko lang pinahalata. Ayun, so tapos na kami dito. So yung mga pasyente dito, nilipat doon sa gym. So kung makikita nyo, bakante na siya. Wala na yung mga pasyente. Meron pa isa-isa pa. Ayun, tapos yung kami din, ito yung canopy tent namin. Ito, pinatatanggal na kasi i-open na siguro yung kalsada. Kasi yung sa kalsada talaga ito, nilagay nila sa kalsada. So ngayon tatanggalin na kasi open na sa kalsada. I mean, open na yung kalsada ulit para madaanan ng mga sasakyan. So heto, dahan-dahan ang tinatanggal ni Wendell Ray. Ang trapal na binalot namin sa tent. Okay ka na dyan, boy? Okay na. Ayos ka talaga. Kahit
anong oras na, pero nandito ka pa rin. Nag-volunteer na, yun, tumulong. Diba? Sarap kasi ng pakaramdam na katulong, diba? Sigurado, matutuwa si mama mo niyan kay... Sabi nun, ang bait naman ni Wendell Ray. So, naka-uwi na kami. Okay na lahat. Bale, yung canopy tent na dineliver namin kanina, tinanggal na rin namin kasi nilipat na silang lahat sa gym. So, yun, sa awa ng Diyos, wala namang nasaktan or wala akong nabalita ang nasaktan or namatay doon sa nangyari rebuild kanina. Marami lang ako nakita ng damage sa nadaanan namin. Yung mga building nila talaga yung mga iba. Parang, ano na diba, hindi na pantay, gano'n iba may crack. Gano'n. Tapos may nakita din ako maraming mga post sa Facebook na yung mga panindog nila basag-basag. Gano'n, yung ba naman yung kwarto, nahulog yung mga naka-display, gano'n. Pero wala namang naiulat na namatay pa sa ngayon, sa ngayon. Ha, hindi ko pa alam sa ibang lugar. Pero sa lugar namin wala lang. So, yun, ang sarap na napakaramdam na nakatulong kahit paano. Kasabi nga niya kanina na ano, nakakaya ito sa amin kasi nga gabi na nasa labas pa rin. Kaya masabi ko, okay lang yun. Ang pinaka-importante sa lahat ay nakatulong tayo sa kapwa natin.